Hello, good morning. Narito muli tayo para i-share ang video na ito na pinost natin last week, nung isang linggo. Ang title noon ay 3-in-1 Coconut Bonsai. So, nung isang linggo, this is my 3-in-1. Pagkatapos, Coco Bonsai. Ito na siya. Ito yung nag-dominate, dalawa sila nag-dominate. Ito yung na-dominate nila, itong pinakabata. Kaso, ang nangyari dito, asagi ito, kaya naputol. Luckily, you know, meron siyang nagsisimulang mag-sprout. Kaya, at matigas pa ang kanyang trunk. Kaya swerte eh. Mabuhay at matigas din ang kanyang ano, healthy pa ang kanyang roots. The same with this one. Karo-rose cut lang natin. Kaya ito, magiging healthy din po. Malamang ito. And then ito, ni-rose cut din natin kanina. Ito, healthy ito. Habang ano nito, medyo bined natin, tandaan lang ang bending nito dahil napakabata pa. Kaya lessons learned, may lahat ng ating bonsai, ingatan natin. Doon natin ilagay sa hindi madidisgrasya o mga aksidente. Sayang. Sayang ang pinagpagura natin, sayang ang ganda ng ating mga bonsai. And then, every day, we should check up our coco bones. Anong titingnan natin? For ants, anay, lahat ng peste. And then, anong gagawin natin? And then, we will water it. We will water our plants, lalo na tag-init. Kaya kung maaari, isa sa umaga, isa sa hapon. At ano pa? Then we will fertilize it. Kung maaari, ay twice a month. Pero yung mga ganitong young, pwedeng once a month lang. Yung mga senior or adult, yun ang pwedeng twice a month. And then once a month, kailang sprayan natin ng insecticide. Hoping this 3-in-1, itong tatlong ito ay talagang they will grow healthy and normally even sa isang pot. Okay? So, if this will not grow normally, what we will do is to repot this tree. These three coconut bonsais. Okay, if you like this video, please subscribe to my channel, Victor De Mesa, and please click the bell button and click all para you'll be notified in all my upcoming updated amazing videos. Also, please comment, like, and share. Thank you very much. Take care. Keep safe. God bless.